Yes, mga ka-hallowers. So, ayan mga ka-hallow, for today's vlog ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tarpaulin gamit ang Microsoft PowerPoint 2010. Siyempre mga ka-hallow, bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa ating tutorial na ito, ipapakita ko muna sa inyo ang ilan sa mga output na nagawa ko gamit ang Microsoft PowerPoint 2010. Okay, so ayan mga kalo, ito po yung ilan sa mga halimbawa ng mga nagiging output ko sa paggawa ng tarpaulin. Ayan. So, tingnan nyo mga kalo, ayan, birthday, 18th birthday of Almari Alulod, birthday of Mambeth, ayan, my vlog logo, Sense and Hell Vlog, ayan, our activities in physical education, community activities, ayan, our variety show, ayan, dito ko lang po yung ginawa yung tarp, ayan. So, yung ano namin, yung top 7 sa licensure examination for teacher, yan, dito ko po ito ginawa. So, yan, yan, okay. Ito, certificate. Yung mga ginagamit kong thumbnails sa YouTube, dito ko lang po yung ginawa. Ayan, yung organization po namin, yung College Performing Arts. So, ayan, yung birthday tarp ng aking tatay, dito ko lang din yung in-edit, yung para siyang si Provinciano. Ayan. School advertisement namin, dito ko lang din po inigit yun. Yan, birthday. So, yun lang po mga kalong ilan sa mga halimbawa ng naging output po sa paggawa ng basic tarpaulin gamit ang Microsoft PowerPoint 2010. Ayan, so, sa mga gustong matuto dyan, keep on watching lang po tayo dito sa aking video para mas malaman ninyo ang mga steps kung paano gumawa ng basic tarpaulin. Ayan. So, ayan mga kalong, mag-uumpisa na po tayo kung ano yung unang gagawin natin sa paggawa ng simpleng tarpaulin gamit yung PowerPoint application. Minsan yung iba ginagamit nila ay Photoshop. Yun po kasi yung kadalasan ginagamit ng mga gumagawa ng tarpaulin, kasi sa Photoshop po ay syempre mas higher po yung quality doon. So yung sa akin lang kasi po ay hindi po ako masyadong marunong gumamit ng Photoshop. So ayan, dito na lang po ako sa Microsoft PowerPoint gumagawa ng tarpaulin. Ayan. So, ayan mga kahalo. So, ang unang gagawin po natin, pupunta lang tayo dito sa Microsoft PowerPoint 2010. Ayan. So, click lang natin to. Ayan. Antayin natin. So, ayan. Nakita nyo? Ayan. Microsoft PowerPoint. So, ito na po yun mga kahalo. So, una, syempre, pupunta tayo dito sa insert. Ayan. Kukuha tayo ng picture dito, insert. Pasensya na po mga kalo, medyo lag po yung computer natin kasi po ayan, daming files na po. So ayan, so dito ako sa desktop kasi doon sa desktop po naka-save yung picture na gagamitin natin. So ayan, drag natin ito pababa at hanapin natin yung selected picture na gagamitin natin. Ayan, syempre yun. Sana yun ito. My picture. Diyan ko kasi na-save yung picture na gagamitin ko. Open lang natin yan mga kalo. Ayan. So, nakita niyo to. May dalawang picture. Ayan. Ayan. Insert natin yan. So, diba? Nandiyan na yan. Zoom in lang natin to. Ayan. So, pagkatapos mga kalo, ayan, meron ditong remove background. Ayan. Kasi gusto kong ilagay ito dito sa, ayan, tingnan natin yung may picture. Ayan. Kasi ang gagawin ko mga kahalo, ayan, nakita ninyo yung background na yan. Ang gagawin ko ay ilalagay ko po yung picture dito. So, lagyan ko ng caption dito. Punta tayo dito again. Sana yun. Ayan. Siyempre, i-remove ko yung background. Click the picture at hanapin mo dito sa format. Okay, may remove background dyan. So, click mo na lang yung remove background. So, yun po mga kalo. Mas maganda mga kalo kung yung picture mo ay white background na or black background na mga kalo, para mas hindi ka mahihirapan mag-edit o mag-remove ng background. Kasi tulad nga nito,
mahirapan ka kasi ano, ang daming mga color na maaring ma-detect din. So much better na yung picture na gagamitin natin ay naka white background or naka black background para mas madali nating i-edit yung background. Ayan. So ayan na mga kahalo. So ayun mga kahalo, na-remove na po natin yung background. Ayan, syempre natira po yung picture natin. Ayan. So ayan na po mga kahalo. Click lang natin yung dito. Ayan. So ayan na po. Diba? Na-remove na natin. So next step na gagawin natin ay ayan. Drag lang natin to dito. Ayan. So diba? So ayun mga kahalo, mas maganda talaga mga kahalo pag white background yung picture mo. Para mas hindi ka mahirapan mag-remove ng background. Oh, yan. So, na yan na po. So, ang gagawin po natin ay, yan, insert naman po tayo ng picture. So, hanapin natin dito. Yan. So, yan. So, yun. Kayo nang bahala kung ano siya ito. So, yan. Punta lang tayo dito sa 10 backward. So, yan. 10 backward na mga kahalo. So, ayan na po yung picture natin mga kahalo. Diba? Ayan. Siyempre, adjust lang natin konti. Ganyan. So ayan syempre mga kahalo, ayan, nandiyan na po yung picture natin at nalagyan na po natin ng background image. Ayan. So ang next na gagawin po natin mga kahalo, syempre click lang natin itong picture na to. Tapos punta tayo dito sa format, hanapin natin yung picture effects. Ayan. Madaming pagpipilian dyan, may preset, shadow, reflection, glow, soft edges, bevel, and 3D rotation. So syempre mga kahalo, yung gagamitin ko ay ito lang, yung glow variation. So ayan, click natin to yung glow variation. Talabas dito, hanapin natin yung kulay na gusto natin. And ayan, daming mapagpipilian yan. More glow colors yan, dami pa. So ito yung hanapin ko, itong kulay na to. Siguro ito, mas maganda. Ano kaya, mas maganda. Ito na lang siguro mga kalo. Yung green, kulay green, ayan. So nalagyan na po natin ng glow variation. So pagkatapos dyan mga kalo, ayan. Siyempre, click lang natin to ulit yung picture background na ito. Tapos hanapin natin dito sa insert, ayan dito. Ayan. And pagkatapos, hanapin natin yung word art. Ayan, so ayan, lalabas na lahat ng mga lahat ng klaseng letters mga kahalo, ayan. So, kayo nang bahala kung anong letters na gusto niyo. Pero sa akin, ito yung gagamitin ko. So, ayan. So, type lang natin ito. Happy yes. Happy yes. Ito mangyari sa happy yes natin. Teachers. So, ayan na po mga kahalo. Nalagyan na po natin ang caption. Siyempre, highlight natin yan. At punta tayo dito sa font style. Change the font face o font style. Hanapin natin dito. Ayan. So, siyempre, pipili tayo ng mas maganda. Ayun. Pili tayo ng magandang text o magandang font. Ayan, ito. Ano kaya mas maganda? Ayan na po. Adjust lang po natin yung laki ng ano, letters. Ayan. Pwede natin i-change yung kulay dito. Ayan. Ayan. Kulay white at yung edge. Anong gagawin? Edge black. Ayan. Then pwede natin lagyan ng text effect mga kalo dito tayo sa glow. Ayan, pipili tayo ng kulay. Blow. Pwede na rin. Ayan. Happiest Teacher's Day. Then, kung gusto mo pang lagyan ng dagdagan ng another caption, syempre, pwede mo rin itong Ctrl-C, yan. Tapos Ctrl-V. Copy paste lang natin yan. At syaka, edit natin yan. Proud to be one hashtag, lagyan natin ng proud to be one. So, ayan. So, ayan na po. Happiest Teacher's Day. Yeah, proud to be one. So, ayan, natapos na po yung ating basic tarpaulin making gamit ang Microsoft PowerPoint 2010. I hope na marami kayong natutunan. So, ayan, syempre, makakalo. Pagkatapos yan, save natin yan. Dito sa file. Hanapin natin yung save as. Ayan. Save as.
So dito may file name, syempre lagyan natin yan ng file tarp teachers day. Then syempre dito tayo save as type. Ayan, click natin to. Ang daming pagpipilian mga kalo. Syempre hanapin lang po natin yung JPEG. Ayan, JPEG. So dito tayo sa desktop para mas madali natin mahanap. Save natin yung file sa desktop. Ayan, save as and current slide only. Ayan. So yun na po mga kalo, na save na. Punta na tayo dito sa desktop. Hanapin natin yan, tarp teacher. So ayan po mga kalo, click natin to. Tingnan natin yung ating output. So ayan, di ba nakita niyo na mga kalo. So ayan na po yung ating tarpulin lang po yan. So ayan mga kalo, di ba maganda tingnan, happiest teacher's day, proud to be one. So ayan mga kalo, so, di ba nag-i-index na po siya, hindi na po siya maano, hindi na po siya basa-basang so ayan mga kalo, I hope na may natutunan kayo dito sa aking basic tutorial kung paano gumawa ng tarpulin gamit ang Microsoft PowerPoint 2010. And mag-like na din kayo ang tutorial na ito. Ayan mga kalo, thank you for watching and I hope na meron kayong natutunan. And once again, happiest teachers to all educators worldwide. Thank you. Yeah.